Matagal nang iniinda ni Nanay Tessie Rusgal at ng kanyang asawa ang panlalabo ng mata. Nawala ang kanilang salamin, halos 2 taon na ang nakararaan, kaya tiniis nilang walang magamit para makakita ng maayos. Dahil sa kakapusang pinansyal ay hindi sila makabili ng bagong salamin sa mata. Sa pagkain nga, umaasa ang mag-asawang senior citizen sa kanilang pamangkin na nakatira rin sa Baras, Rizal. Kaya ang nais nila, magkaroon ng sariling hanap buhay para hindi na umaasa pa sa iba para sa makakain sa araw-araw. Ipinaabot ni Nanay Tessie kay Kuya Daniel Rason ang kanyang nais. Hindi ka na nakakabasa po, inay, pag walang salamin? Pinipikit-pikit ko lang po yung mata ko para makabasa po. No, magaling si Nanay, ah. Ako, pagka para makabasa, dumidilat-dilat ako. Si Nanay, para makabasa, pumipikit-pikit. Sige po, Nanay. At papadala natin para hindi ka na pipikit-pikit. Bukod sa salamin sa mata, nais din ni Nanay Tessie na magkaroon ng sariling hanap buhay kahit sari-sari store. Ayon sa mag-asawa, ayaw nilang palagi na lamang umasa sa iba. Kailangan din niyang pabunot ng ipin. Ano po, pabunot na po ba natin lahat? O ilan po ba ang bubunutin, Inay? Hindi ko po alam kasi madaming sira. O sige po. Pa-check na po natin para alam natin kung ilan yung kailangan bunutin. At para kung sakali po, papagawaan na din kita ng postiso, ho. Para sabay na pagka binunot, mapasukatan ka na din po ng postiso para mas makakain ka pa ng chicharon o malutong. Agad namang nagboluntaryong tumulong ang Macau chapter ng Members Church of God International na lagi nating katuwang sa ating pagbabayanihan. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon at maging kabahagi po sa salbisyong bayanihan. Opo, tugunan po natin awa ng Diyos yung kahilingan ni Nanay Tessie na makapagpasalamin at mabunutan po ng awa, tulong po ng Diyos. Sige po. Yan. Okay na, Nanay. Hindi ka na pipikit-pikit ngayon. Dilat ka na ngayon para makakabasa ka ng maganda. Tapos, papadalang kita ng Bible, Inay, ha, para magbasa ka ng Bible pagka nagkaroon ka na ng salamin. Mas makakatulong sa atin para hindi tayo nadidepress, hindi tayo nagkakaroon ng mga anxiety. Mas mainam po yung meron tayong gabay ng salita ng Panginoon. Nakapagpasukat na ng salamin ang mag-asawang Rusgal. Nakapagpabunot na ng ngipin. At meron na ring sariling tindahan. Ipinadala na rin ni Kuya Daniel ang Biblia na mababasa ng mas malinaw ng mag-asawa. Nagpapasalamat sila sa Diyos at sa mga naging instrumento para matugunan ang kanilang pangangailangan. Tayo man ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang paggabay at muling pagbibigay ng mabuting pagkakataon at kakayahang makapagbigay ng ginhawa sa ating kapwang kapos sa buhay na sa awa at tulong ng Diyos ay hindi natin kapapaguran.